it's me, Jen Pot, and for today's vlog ay meron na naman po akong i-share sa inyo kung paano ako tumaba ng mabilis. Ayan. Bago po ako magbigay ng tips, guys, ay ipapakita ko lang po sa inyo yung mga pictures ko po noon na payatot pa po ako. So, ito po. Ito. And ito. So, ayan, guys, naniwala na kayo na talagang payatot po talaga ako noon at hindi ko po akalain na tataba po ako. See, guys, nakita niyo po kung gaano po ako kapayat noon. Pero ngayon, braso pa lang. At ngayon, guys, ipapakita ko naman po sa inyo yung mga pictures ko po nung tumaba na ako. Ayan. So, ito. And then, ito po. Tsaka ito. So, nakita niyo naman, guys, na tumaba talaga ako. Siyempre, nasa tamang tao na kasi ako. Charot. Dati, guys, akala ko hindi na talaga ako tataba. Ngayon, ang problema ko naman kung paano ako magpapayat. So, ako, guys, ewan ko ha. Kasi yung katawan ko, mabilis lang ako magpataba. Mabilis lang din ako magpapayat. So, umpisan ko na, guys, share ko po sa inyo kung paano ako tumaba. So, number one po is, guys, ito yung isa sa nakatulong ng malaki sa akin na tumaba. Yung pag-inom ko po ng malamig na Milo. Ayan. Yung gagawin ko po is magtitimpla ako ng Milo and then tatagdarin ko siya ng yelo and then pagka malamig na saka ko siya iinumin. Ayan. So, ang ginagawa ko po niyan, guys, magtitimpla ako ng meron akong basong malaki. Ayan, gagawin ko yan. Pupunuin ko ng tubig yan. Tapos, lalagyan ko ng maraming Milo. And then, lalagyan ko rin siya ng maraming yelo. Ayan, then, lalagay ko siya sa freezer. Tapos, pag malamig na siya, saka ko lang siya iinumin. Promise, guys. As in, ang sarap. Grabe. Tsaka, hindi ko siya tatantanan hanggat hindi ko siya nauubos. And then, sa umaga po, yung ginagawa ko naman po sa Milo is mainit na tubig po. Siyempre, kakagising ko lang. Ayan. So, kailangan mainitan mo na yung skumura ko. So, ang ginagawa ko, guys, mainit na Milo sa umaga, tanghali, gabi, kasama na dyan, midnight snack. Ayan. Malamig po talaga na Milo ang iniinom ko. Ayan, guys. Ginagawa ko, guys, Milo sa umaga, Milo sa tanghali, Milo sa gabi, Milo sa midnight snacks. O, diba, guys, Milo sa umaga, Milo sa gabi. O, diba, Milo everyday. Ito yung next ko na tip para sa inyo. So, pagdating sa pagkain, guys, almusal, pananghalian, merienda, hapunan, kasama ng midnight snack. Ay, wala po talaga akong absent dyan, guys. Matakaw talaga ako sa kanin. Ayan, yung kanin talaga, hindi pwedeng hindi ko siya kainin sa umaga, tanghali, gabi. Okay lang sa midnight snack, kahit bread, okay lang ako doon. Basta, almusal ko, lunch, and then dinner ko, kailangan may kanin talaga ako. Ayan, so, hindi pwedeng wala akong kanin, guys. Kaya, kung gusto nyo tumaba, ayan, mag-extra rice kayo. At kung gusto nyo mag-extra rice, syempre, magluluto kayo ng masarap na ulam. Patulad ng ginagawa ko, ang mga niluluto ko lang na ulam, yung talagang mga gustong-gusto ko, yung masasarap, yung mga inihaw na liyampo, pritong liyampo, ayan, guys, talagang mapapa-extra rice ka talaga dyan, guys. Ayan. So, hindi po pwedeng mag-skip ka ng meal mo kahit na isang beses lang. Siyempre, kaya ka nga nagpapataba. Siyempre, kailangan mo kumain sa tamang oras. Ang pangatlo, guys, is chuk. So, ayan, guys. Isa sa mga paborito kong pagkain, guys, prutas at gulay. Ayan.
sa prutas, mahilig ako kumain ng atis, ayan, papaya, apple, peras, grapes, ayan, mga favorite ko na mga fruits yan. Next, sa mga gulay naman po, ay kahit anong gulay naman, nakain naman ako. Iilan lang yung hindi. So, ayun. Alam naman natin, guys, na ang prutas at gulay, kung gaano kasustansya ang mga iyan. Kaya, malaking tulong yan kung gusto niyo pong magpataba, kung gusto niyo pong tumaba. Kumain din po kayo ng gulay at prutas para balansi po yung pagkamataba ninyo. Ayan. So, meron kasi mataba na hindi naman healthy. Diba? So, next guys is ito. Ayan. Ito guys, yung walang ka-effort-effort ito sa inyo. Ang gagawin nyo lang po is matulog ng matulog. Ayan. Matulog na sa namang oras. Ayan. Kung gusto nyo pong tumaba, iwasan nyo pong magpuyat. Kasi isa po yan sa hindi nakakataba yung pagpupuyat. Ayan. Kailangan po ng katawan natin ng pahinga. Kaya pag panay puyat tayo, ganun, stress po yung katawan natin, paano tayo tataba, diba? So, next guys is, so, based on my experience, guys, lagi po ako umiinom ng tubig sa kalagitnaan ng pagkain ko. At na-realize ko po after some research, hindi po pala maganda na uminom ng tubig sa kalagitnaan ng pagkain natin. Ayan. So, kailangan lang natin uminom ng tubig pagkatapos kumain. Kasi, pag tayo po uminom sa kalagitnaan ng pagkain natin, eh, mabubusok na po talaga yung tiyan natin. So, di pala maganda yun kasi mabubusog ka kaagad. So, uminom ka lang po ng tubig after mo kumain. Ayan. So, ayan guys, sana itong video na to ay makatulong sa inyo kung paano kayo tumaba. Ayan. Kung paano solusyonan yung problema nyo. Na kung paano kayo tumaba. Ayan, guys. Kasi ito, ito lang kasi yung ginagawa ko noon nung nagpapataba pa lang ako. Kasi as in, payat ko talaga. Karami. Payat ko talaga. Pag nakikita ko yung picture ko noon, natatawa ka talaga kasi as in ang payat-payat ko, tas yung braso ko siguro halos kalahati lang dito sa braso ko. Ngayon ang braso ko, braso na lang ang labanan. So ayan guys, thank you for watching. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and don't forget to click the notification bell and feel free to comment down below. Ayan. So, ayan guys. That's it. And thank you for watching. Bye. Genpots TV.